Mabuhay Pilipinas! This is Teacher Neri and welcome to my channel. Halika! Aral tayo! Ang magkapatid na Don Pedro at Don Diego ay umuwi sa kanilang kaharian at ipinagyabang sa hari ang kanilang nahuling ibong Adarna. Nagdiwang ang kaharian sa kanilang pagdating, ngunit kulang sapagkat wala si Don Juan. Talagang kulang sapagkat ayaw umawit ng ibong Adarna at napakapangit ng balahibo nito. Ayaw nga maniwala ni Haring Fernando na yun na nga ang ibong Adarna. Ang tinanong ni Reyna Valeriana, hindi niyo ba talaga nakita ang inyong kapatid? Nako, nagsinungaling ang dalawang prinsipe. Ang sabi nila, ni Anino nga po ni Don Juan hindi namin nakita. Yun ang kanilang sinabi sa kanilang mga magulang. Patuloy na nalulungkot si Haring Fernando sa kanyang karamdaman at sa hindi pagbalik ng kanyang minamahal na bunso. Garun din, hindi siya makapaniwala na ito ang ibong Adarna sapagkat napakapangit ng itsura nito. Tsaka, ang sabi ni Haring Fernando. Samantala, si Don Juan ay nasa kaawa-awang kalagayan doon sa kabundukan. Bali-bali yung kanyang katawan sa mga tadyak, suntok ng kanyang mga kapatid. At ang dami-dami niyang galos, ang dami niyang sugat. Maya-maya, dumating ang ermitanyo. At tinulungan nito si Don Juan. Ang sabi kay Don Juan, nako, ikaw ay pinagliluha ng iyong mga kapatid. Tinulungan mo na sila't lahat? Ito pang iginanti nila sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pagagalingin kita. At muli, hinaplasan ng ermitanyo ang bawat sugat, ang bawat galos, at ang bawat bahagi ng katawan ni Don Juan na masakit ng tubig na nandoon sa maliit na botelya. At isang himala! Gumaling ang mga sugat, ang galos, at ang pananakit na katawan ni Don Juan. Kaya sinabihan siya ng ermitanyo, sige, makakauwi ka na sa inyong kaharian. Masiglang-masigla si Don Juan. Naglakbay siya hanggang sa nakarating siya sa kaharian ng Berbanya. Masayang-masaya ang mga tao sa kaharian sapagkat eto na, dumating na ang prinsipe na kanilang hinihintay. Sa pagdating ni Don Juan, hindi lamang ang hari, hindi lamang ang reyna ang masaya, maging ang ibong Adarna. Ito ay sumigla at nagbagong anyo. Gumanda ang kulay muli ng balahibo ng ibong Adarna. Takang-taka naman ang dalawang prinsipe. Paano nakabalik dito yung Don Juan na yan? Binugbog na nga natin. Ito pa rin at walang sugat. Napakalakas niya pa rin. At nagsimulang umawit ang ibong Adarna. Inawit ng ibong Adarna ang lahat ng pangyayaring naganap sa paglalakbay ng tatlong prinsipe. Ikinuwento ng ibong Adarna na ang unang naghanap sa kanya ay si Don Pedro na hindi naman siya nakita ni hindi siya narinig. Sa halip, napataka ng kanyang dumi at ang kaawawang Don Pedro ay naging isang bato. Ikinuwento niya rin sa kanyang pag-awit ang paghahanap sa kanya ni Don Diego. Si Don Diego ay mapalad naman na nakita ang ibong Adarna. Ngunit isang awit pa lang ng ibon, si Don Diego ay inantok na. At sa pagdumi ng ibon, tinamaan din ang kawawang Don Diego. At ito'y naging bato sa tabi ni Don Pedro. Samantalang, si Don Juan na nagtiyaga, si Don Juan na nagsikap, hanapin ang ibong Adarna, si Don Juan na tumulong sa ketongin na nagbigay ng pagkain, ng inumin,
Kaya, si Don Juan ay tinulungan ng isang ermitanyo. At ang ermitanyong ito ang nagbigay kay Don Juan ng mga tamang pamamaraan kung paano niya mahuhuli ang ibong Adarna. At yun nga, mahal na hari, si Don Juan ang nakahuli sa akin ang awit ng ibong Adarna. Ayokong umawit nung ako'y dala nitong dalawang masamang ito. Sapagkat, aawit lamang ako kapag nandito na ang pinakamamahal ko na nakahuli sa akin. Kaya ngayon, sa pagdating ni Don Juan, inawit ko sa inyo ang katotohanan. Kayo na ang bahala sa inyong dalawang anak na pagkasasama. Bahala na kayo dyan. Samantala, dahil sa aking pag-awit, ngayon ay magaling ka na, Haring Fernando. At doon nagtapos ang awit ng ibong Adarna. Natuwa ang hari sapagkat bumuti ang kanyang pakiramdam. Natuwa ang hari sapagkat narito na ang kanyang minamahal na Don Juan. Ngunit, ang dalawa niyang anak na nagkasala ay hindi niya kinatuwaan. Kaya't nais niya itong parusahan. Ikaw, Don Pedro. Ikaw, Don Diego. Nagkasala kayo sa akin. Nagkasala kayo kay Don Juan. At nagkasala kayo sa Diyos. Kaya't dapat kayong parusahan. Walang magawa ang dalawang prinsipe sapagkat alam nila na talagang sila'y nagkasala. Ngunit namagitan si Don Juan. Ang sabi ni Don Juan, Amang Hari, ano pa ba ang ating ipag-aalala? Kumpleto na ang ating pamilya. Magaling ka na, Amang Hari. Kaya, alang-alang sa akin, patawarin mo na po ang aking dalawang nakatatandang kapatid. Maaring nagkasala nga sila, ngunit tayo naman ay pamilya. Patawarin mo na sila, Amang Hari. Dahil sa pagmamakaawa ni Don Juan, lumambot ang puso ng hari. At ang sabi ng hari, sige. Pinapatawad ko na kayo, Don Pedro, Don Diego. Ngunit, sa isang pagkakamali ninyo, sa isa pang kasalanan ninyo, kayo'y palalayasin ko sa kaharian. At kayo'y hindi ko na patatawarin kailanman. Opo, Ama. Basta patawarin niyo lang po kami. O sige, pinapatawad ko na kayo. So, masayang-masaya muli ang kaharian. Naging masaya rin ang tatlong magkakapatid, ang mga mamamayan sa buong kaharian, sapagkat nakita nilang masigla ang kanilang hari at reyna. Ang hari ay labis na naaaliw sa ibong Adarna. Ayaw niya na ito'y mawalay sa kanyang piling. Buong araw, nais niya na ang ibong Adarna ay nakikita niya sa kanyang harapan. At tuwing gabi, inutusan niya ang tatlong prinsipe na salit-salitang magbantay. Take turns ang mga prinsipe sa pagbabantay sa ibong Adarna. Mauna si Don Pedro, susunod naman si Don Diego, at susunod si Don Juan. Then, babawi sila ng tulog at ganun naman sa susunod na gabi. Mauna uli si Don Pedro, susunod si Don Diego, at susunod si Don Juan. So ganun ang kanilang naging routine sa pagbabantay sa ibong Adarna ayon sa kahilingan ng hari. Hanggang nakaisip na naman itong si Don Pedro ng kasamaan. Minsan, habang si Don Juan ay natutulog pa dahil hindi pa naman niya oras magbantay, ay nilapitan na siya ni Don Pedro. At ang sabi ni Don Pedro, Oy, Don Juan, medyo masama ang aking pakiramdam. Pwede bang ikaw muna ang magbantay sa ibong Adarna? Alam niyo naman, ang ating bida ay mabait. Ang sabi ni Don Juan, sige. Ako muna magbabantay. Matulog ka na muna kung masamang pakiramdam mo. Dahil
hindi pa naman talaga turn yon ni Don Juan. At si Don Juan ay talagang inaantok. Nakatulog si Don Juan sa kanyang pagbabantay sa ibong Adarna. At itong kanyang panganay na kapatid, nakipagkutsaba na naman, nakipag-tandem na naman kay Don Diego. At ang sabi, Don Diego, nakita mo bang nakikita ko? Si Don Juan, tulog na. Halika, pakawala natin ang ibon. At si Don Diego, sunod-sunuran sa kanyang kapatid, sumunod naman. At ayun, habang tulog ang bunso, kanilang pinatakas ang ibong Adarna. Nagulat na lang si Don Juan nang magising siya. Wala na ang ibong Adarna. Alam niya, mayroong gumawa ng masama nito. Merong nagpatakas sa ibong Adarna. At alam niya na ito ay ang kanyang mga kapatid. Kaya nagdesisyon si Don Juan na umalis na lamang sa palasyo upang pagtakpan ang kasalanan ng mga kapatid. At aalamin natin sa susunod na kabanata o yugto ng ibong Adarna kung ano ang susunod na mangyayari. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. And don't forget to like, share, comment, subscribe, and hit the bell icon para ma-inform kayo at ma-notify sa mga susunod kong videos. Thank you! Mabuhay tayo!